dito, napasimple lang, ano? Gusto ko kasi ng mga followers namin magsalita ho ako rito sa issue na to. Matagal na ho kong hinihikayat sa issue ho ritong si Bong Nebrija at saka itong si Colonel Busita. Yung dalawa na to. Well, ako ho kasi magsasalita ho ako at naintindihan ko din dalawa. Itong kanilang bangayan, umabot sa social media, si Bong Nebrija ay ang sinasabi niya, pinatutupad niya lang yung batas na ang batas na yan ay galing sa LTO, pagbibigay ho ng sinasabing ticket doon sa nakachinelas na hindi naman na nakaangkas lang. Nagalit ho rito si Busita at lumusob doon sa lugar. At pagkatapos, pinagsabihan yung enforcer. Ang tanaw ho rito ni Bong Nebrija ay pangingialam. Eh, sabi niya, retired ka na, ba't ka nakikialam? At the same time, usurpation of authority, wala ka rito sa pa-MMDA. Kung ikay pupunta ron, sinasalba mo, para mo naman ngayon, tinuturuan yung mga nasa MMDA. Kung gusto mo, sabi ni Nebrija, mag-apply ka na lang kay sa MMDA. Kaysa naman gagawa ka ng mga tropa mo dyan, ng mga riders, karamihan ng ibang mga riders natin, may mga matitino, may mga kamote. So ngayon, lumalaki ngayon ang issue rito. Ngayon, baka ako, sinasabi ng mga tao, ano masasabi mo rito, Boss Ben? Ako, ang simpleng masasabi ko dito, ang pagbabasihan dyan ay yung batas. Okay? Respeto lang dito, konti, doon sa mga nagpapatupad ng batas. Ano ba ang tama rito? Sino ba ang tama? Sino ang tama kung sino yung sumusunod sa batas? Alam niyo kasi, ang ina ng lahat ng mga batas ay saligang batas. At sa saligang batas, andyan ho nabubuo yung sinasabing paggawa ng batas sa legislatura na ang legislatura gagawa sila ng sinasabing Republic Act. Matibay na batas ho yan. Sunod yung sinasabi natin, Presidential Decree, na matagal na ho yan, mga batas hanggang kasalukuyan. Executive Order, Administrative Order, City Ordinance. At mga batas na gawa ng lokal na pamahalaan. Lahat yan sa ilalim ng saligang batas, yung mga ina ng batas, doon sa mga anak na batas. Ngayon, di ko alam na bakit hinihikayat ako ng mga milyones na mga sumusunod sa amin, pati sa mga Tulfo Brothers na magsalita. Ako ho rito, kung tatitingnan nun, tama ho si Eros Nebrija. At hindi ko naman sinasabing bali si Busita. Pero kung titingnan mo, eh kung tama si Nebrija rito, anong ginagawa ni Busita para mangialam doon sa trabaho ng mga law enforcers na parang sasabihin natin, totoo may mga abusado si Raulo, bastos, kotongero ng mga enforcer. Pero dito, naging issue kasi yung nakachinelas lang. Kaya kayo mga riders susunod. Kung ano man ang sinabi ng batas, kung ang batas man niya gawin, gawa ho yan sa LTO, National you know Administrative Order, or yan ho, sa mga ganyan, AO, Administrative Order, EO, iba yan. Well, respetuhin ho natin, pwede sila magbigay ng ticket. Ngayon, diyan ho, pwede maging basihan para kung talagang dasampas sa korte. Huwag natin i-interpreta ang batas. Colonel Busita, nakikinig ka ba? Hindi kita pinangangaralan. Kaya lang, para sa akin, baka kasi, alam ko naman, pinangangalagaan mo mga followers mo at mga followers mo naman, importante, awatin mo. Huwag magwala. Kaya kami, bakit ako nagsasalita? Hinihikayat ako ng mga followers. Anong say mo? Ay, nagsalita na ako ngayon. Naging malinaw ba? Dahil kung hindi ako magsasalita rito, parang bulag ako. Ang mahalaga rito, mutual respect and mutual admiration, pareho kayo galing sa law enforcement. At hindi dapat kayo magkaiba. Are you listening, Colonel Busita? Ganon din ikaw, Bong Nebrija. At the end of the day, alam niyo dahil naging taong gobyerno kayo. Ngayon, si Nebrija, taong gobyerno, ikaw naman, Busita, retirado ka na. Kaya sa iyo, gumagawa ka ng mga grupo dyan, siguraduhin mo na yung mga pag ikay lulusob, pupunta roon, pag hinuli, siguro, ay turuan mo na lang, wag doon, kasi ang lagay, parang above the law ka. The law applies to all or none at all. It may not be clear, hindi man klaro yan, pero ang LTO nagsabi, eh meron talagang dyan pagdating sa mga chinelas na yan. Para siguro, ako, sinasabi ko lang, lahat ng batihan, siguraduhin natin, pag-iinterpreta natin ng batas ay tama. Kasi yung mga tagapagsunod natin, kung minsan, makarinig ng isang bagay, akala mo, alam na, know ito, kahit na kulang pa. O, ngayon, mutual respect and admiration, importante riyan. Para nang sa ganon, hindi kayo nagkakagulo. Kasi kung ganyan,
Eh, mag-aaway-aaway yung mga tao rito. O, ako naman, taga-tabla lang ako, magsasabi ng katotohanan. Ala akong pakialam kung sino magagalit sa inyo. Halimbawa, ako kasi na nasubukan ko na mabash. Hindi ako natitinag, di ba, si Trillanes? Si tinawag kaming kawatan ng putok sa buong pendeho na yung hinabong ko na nasuntukan yan eh. Minsan ka, mabuti nga pa, tinigil ko na, pinigilan ko sarili ko sa Senado na kung maaari, eh, look me in the eyes, say to my face. Di naman gaya. Ay yung isang politiko doon na dinuruduro niya. Tingin mo, Bong Nebrija, kung ano yung tama, panindigan mo. Kasi may basihan ka. Ikaw naman, Colonel Busita, kung sa palagay mo tama ka, dalhin mong issue doon sa LTO, tapos paliwanag mo sa mga miyembro mo, parang hindi nagkakagulo. Ngayon, para sa akin, ako yung nagsasabi lamang dahil dito, ayan, nakialam na ako? Hindi. Nagsasalita lang ako para maging malinaw. Dahil lahat naman ng bagay, ang kuminsan, paninindigan mo, lalagay ka sa alanganin eh. Dahil sa sobrang paninindigan mo, may katapat na sinasabi or kapalit na presyo yan. Mm-hmm. Kukuyugin ka. Ako ba'y natatakot sa kuyog? Hindi ako natatakot sa kuyog sa mga social media. Hindi ako tinatablan. Huwag lang akong kuyugin, physical na kuyugin, dahil may kalalagyan kayo. It's either me or you. Take me or I'll take you. Ganun lang kasimple. No need na babantaan ako na kukuyugin ako. Iba yung kuyog na physical, iba yung kinukuyog sa social media. Hindi ako tinatablan yan. Wala sa akin yan. Kakatulog ba ako? Humihilig pa ako eh. Anyway, change topic!